Ang tinungo na lugar noon nila Gonzalo at ni Pio Carpio ay isang lumang bahay doon lamang sa kanilang baryo. Nasa gitna yun ng baryo at malapit ito sa merkado. Gulat na naman noon si Gonzalo gawa nang palagi niyang nakikita ang bahay na yon at ang buong akala niya wala ni isa dito ang nakatira. Kahit matalas ang paninginoon ni Gonzalo, hindi niya nasipat ang looban ng bahay. Paglalarawan ni Gonzalo sa bahay na kanilang tinungo, luma na ang disenyo nito at merong sahig na gawa sa malalapad na tipak ng puno ng nara. Malapad din ang loob nito at meron itong mga lumang kagamitan na ang halos lahat ng gamit na naroon ay pagmamay-ari ng iba't ibang tribo ng mga katutubo. Nasa ordinaryong kaanyuan man noon si Gonzalo, nararamdaman niya pa rin ang maraming malalakas na pangontra laban sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Sa pagpasok nila sa bahay, doon nasipat ni Gonzalo ang iba pa sa mga kasama ni Pio Carpio na naghihintay sa kanilang pagdating. Paglapit ni Pio Carpio sa mesang pinagpupulungan, biglang tumayo ang lahat ng albularyo upang magbigay pugay sa kanilang pinuno. Magandang umaga ho, Ermitanyong Carpio! Wika ng lahat ng albularyo. Mapagpalang araw din sa inyo. Ikinagagalak ko ang pagdating nyo ng maaga sa ating pagpupulong. Bago ko umpisahan ang ating tatalakayin, nais ko munang ipakilala sa inyo ang aking pamangkin na si Gonzalo. Pinuno at gabunan ang kanyang uri. Sagot naman ni Pio Carpio. Nang marinig ito ng kanyang mga kasama, kinilala nito si Gonzalo nang walang anumang pagdadalawang isip. Naging komportable noon si Gonzalo sa pagpupulong sa kadahilan ng hindi siya pinag-isipan ng masama ng mga kasama ni Pio Carpio. Doon naunawaan ni Gonzalo na ang mga kasamahan ni Pio Carpio ay mabubuting tao. Napakaaamo ng mga pagmumuka nito at makikita mo talaga sa kanilang mga mukha ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Habang nakikinig noon si Gonzalo, doon niya nalaman ang mga pangalan ng albularyong miyembro ng grupo ni Sedes. Lahat ng mga ito ay may mga natatanging kargada na siyang labis na ikinamangha ni Gonzalo. Yun kasi ang unang pagkakataon na makasilay si Gonzalo ng mga taong merong buhay na mga agimat. Sa pagtatalakay ng usapan nila Pio Carpio, doon din nalaman ni Gonzalo ang kanilang isasagawang misyon. Ermitanyong Carpio, meron na kaming balita tungkol sa kalambiging hinahanap natin. Huli namin itong nakita sa baryo ng Sagay. Nasa ilalim ito ng pagmamay-ari ng isang grupo ng kulto kung saan puro ritual ng kadiliman ang kanilang isinasagawa. Ramdam namin ang labis na paglakas ng agimat na yon na siyang labis naming ikinababahala. Wika ng isa sa mga albularyo. Nang marinig ito ni Gonzalo, doon na niya mas lalong itinuon ang kanyang atensyon sa usapan. Hindi noon kumbinsido si Gonzalo gawa ng seryosong usapin na ang tinatalakay nila Pio Carpio. Ayon kay Pio Carpio, na ang kalambiging kanilang pinag-uusapan ay isang agimat na nabuhay sa pamamagitan ng ritual. Masyado itong mapanganib sa tao, lalo na sa taong magiging katunggali ng nagmamay-ari nito. Kung hindi ninyo na itatanong, ang kalambigi o pulseras na pinag-uusapan nila Pio Carpio ay halos 200 na ang tanda. Isa itong agimat ng kaliwa na nabuhay sa ritual ng mga satanistang nabuhay. 200 na ang nakakaraan.
Ang kalambiging hinahanap nila Pio Carpio ay pinamamahayan ng mga kaluluwang tuluyan ng nasakop ng Diablo. Marami nang naghanap na kasapi noon nila Pio Carpio, pero ni isa sa mga ito ay bigong mahanap ang kalambigi. Dagdag na rin ni Pio Carpio na ang panganib na dulot ng agimat na yon ay ang demonyong nakapaloob at gumagabay dito. Nabibigyan ang sinuman na nangangalaga sa kalambigi ng hindi ordinaryong lakas at liksi sa tuwing isinusuot niya ito. Ang kapalit nga lang ng ganoong abilidad ay ang paghigop ng gabay ng kalambigi ng kaluluwa ng tagapangalaga. Sa oras na maubos na ang kaluluwa ng nangangalaga nito, ayun na ang hudyat ng kalambigi upang iwan ang tagapangalaga na kanyang sinilbihan. Magkakasakit ito ng malubha at hindi rin magtatagal at mamamatay na ang katawan nito na wala ng kaluluwa. Kapag ang ordinaryong tao ang makakahawak sa gamit na yon, hindi ito kayang talunin ng mga ordinaryong mananambal lamang. Maging ang mga engkantong magtatangkang parusahan ang bagong tagapagmay-ari ng kalambigi ay hindi rin uubra sa taglay nitong kapangyarihan. Nang malaman ni Gonzalo ang tungkol sa kalambiging kanilang pinag-uusapan, pinili ni Gonzalong makisali na rin. Tio Carpio, pwede ho ba akong tumulong sa misyong isasagawa ninyo? Sigurado akong makakatulong ako ng malaki sa pagkuha nyo ng kalambigi. Wika ni Gonzalo. Kasabay ng pagwika noon ni Gonzalo ay ang pagtinginan sa kanya ng mga albularyo. Hindi naman siya nito pinagdudahan gawa ng kita nila ang kabutihang loob ni Gonzalo. Matapos nitong makapagwika, wala ni isa sa mga albularyong naroroon ang tumulong sa pagpresenta ni Gonzalo. Labis namang ikinagalak ni Gonzalo nang marinig niya ang pagsang-ayo ng lahat ng mga kasapi ni Pio Carpio. Sige Gonzalo, makakasama ka sa aming misyon. Ikaw ang hahawak ng kalambigi sa oras na taglayin na natin ito. Magiging madali ito para sa iyong pangalagaan dahil sa isa kang gabo ng aswang. Sagot naman ni Pio Carpio. Sa pagtatapos ng kanilang usapin, pinili nilang kumain ng pananghalian at mag-inuman. Halos inabutan noon sila Gonzalo ng hapon sa bahay na yon dahil sa inumang naganap. Gonzalo! Tagay pa! Kulat ka ba? Ganito kami pag nagsama-sama. Hindi pwedeng walang inuman kapag merong kaming gagawing misyon. Wika ng isa sa mga albularyo. Panay lang naman ang pagngiti noon ni Gonzalo habang nakikipag-inuman sa mga albularyo. Si Pio Carpio noon, hindi rin nagpapahuli sa inuman na parabang yon ang kanilang pamamaraan ng pagdiriwang. Ang ipinagdiriwang nila noong mga oras na yon ay ang nalalapit nilang tagumpay sa pagkuha nila ng kalambiging isinumpa ng Diablo. Sa pagsapit ng hapon, lumabas silang grupo sa bahay na yon na pasuray-suray ang lakad. Si Pio Carpio noon, diretso pa ang lakad. Samantalang si Gonzalo, halos bumulwak na ang mga kinain nito dahil sa labis na pagkahilo. Agaran din namang nagkahiwa-hiwalay noon sila Pio Carpio nang makalabas sila sa kanilang pinagpulungan. Ang araw ng kanilang misyon ay sa unang Biyernes ng buwan. Tatlong araw na lamang ang kanilang hihintayin para isagawa na nila ang kanilang misyon. Nang makarating na sila Pio Carpio sa pamamahay ni Gonzalo, agaran din namang kinuha siya ng kanyang asawa. Sa pagpasok nila Gonzalo sa kanilang tahanan,
ay ang unti-unting pag-alis ng wisyo ng tuba sa kanyang katawan. Sinugnog naman noong mga oras na yon, ay masayang nakikinig sa kwento ng kanyang lolo. Sa pagsapit ng alas 6, lumabas na itong si Gonzalo sa kanilang pamamahay. Medyo may tama pa ito ng alak pero kaya na niyang maglakad at makapag-isip ng tama. Paglabas niya ng kanilang tahanan, nagpaalam ito sa kanyang asawa at kay Pio Carpio na tutungo na ito sa kanilang baryo. Kasabay ng pag-alis noon ni Gonzalo ay ang pag-alis din ni Tio Carpio sa kanilang tahanan. Nog, bukas maghahabi tayo ng abaniko. Pasensya ka na anak ha, naging abala ang tatay mo sa mga nagdaang araw. Wika ni Gonzalo kay Nognog. Ayos lang ho yun, tay. Mag-iingat ho kayo, ha? Sagot naman ni Nognog. Nang makaalis na noon si Gonzalo, ay bigla namang lumitaw sila Sulay sa paligid. Pagdating nila sa kanilang baryo, nadatnan nila ang kanilang mga kasama na pinagkukumpulan ng mga binatilyo. Halos mapaos na ang mga binatilyong yon sa kakasigaw upang sila ay pakawalan at hayaang mabuhay. Pero kahit anong sigaw ng mga ito, hindi ito pinapakinggan ng mga kasama ni Gonzalo. Paglapit niya sa hawlang pinagkulungan nila sa mga binatilyo, kinausap ito ni Gonzalo. Ngayon, alam niyo na ang pakiramdam nang nagmamakaawa para sa inyong mga buhay. Kahit hindi nyo man sa akin ipagsabi ang inyong mga nakaraan, nababasa ko ang inyong isipan. Nakikita ko ang lahat ng memorya ninyo tungkol sa mga ginawa nyong hindi tama sa inyong mga kapwa. Wika dito ni Gonzalo. Kasabay ng pagwika niya ay ang pag-utos niya sa isa sa mga babaeng kauri niya. Nakatayi na ang isa sa mga ito. Ang pagkatay noon nila Gonzalo sa binatilyo ay hiniwa ang gitna ng dibdib nito habang hindi papatay. Agaran din namang namatay ang isa sa mga binatilyo nang itinarak ng kasama ni Gonzalo ang napakatalas nilang tabak. Agaran itong hiniwa na parabang eksperto na ang babaeng yon sa pagkatay ng tao. Kitang-kita ito ng kanyang mga kasama na halos masuka na dahil sa kanilang mga nasisilayan. Ang iba sa mga ito ay nawalan na ng malay dahil sa takot nilang nadarama. Matapos nilang katayin ng binata, agaran din naman nila itong niluto. Sa paglalim ng gabi noong araw, matinding pagdiriwang ang idinaraos nila Gonzalo. Ang araw kasing yun ay ang kauna-unahang anibersaryo ng kanilang baryo. Sa pagsapit ng umaga, maaga pang umalis si Gonzalo sa kanilang baryo upang umuwi sa kanilang tahanan. Nadatnan niya noong nasa labas na si Nognog habang nagwawalis ng kanilang bakuran. Pagdating niya sa kanilang tahanan, agaran din naman siyang binati ng kanyang anak na merong ngiti sa kanyang labi. Magandang umaga, tay. Kumusta ang gabi niyo? Tanong ni Nognog. Ayos lang naman, anak. Si inay mo, gising na ba? Wika ni Gonzalo. Oho, tay. Andiyan na ho sa loob. Nagluluto. Sagot ni Nognog. Pagpasok ni Gonzalo sa loob ng kanilang tahanan ay ang pagsunod naman sa kanya ni Nognog. Naging masaya ang kanilang almusal noon gawa ng masarap ang inihandang pagkain ng asawa ni Gonzalo. Bago pa man sumapit ang alas 6 ng umaga, naglakad na sila Nognog patungo sa habian ng abaniko. Medyo maaga pa sila noong mga oras na yon, gawa ng marami-rami pa ang kanilang hahabiin dahil sa ilang araw ding lumiban sa trabaho itong si Gonzalo.
pagdating nila sa habian ng abaniko ay ang pagsulpot naman ni Suplito. Halos wala sila noong imikang nagtatrabaho gawa ng napakarami pa nilang kailangang habuling kota. Bago pa man sumapit ang araw ng misyon nila Gonzalo, merong nangyaring kakaiba sa kanilang pamamahay. Sa mga sumunod na araw ng mismong linggo, merong bumisita sa tahanan nila Gonzalo na isang panauhin. Hindi ito ordinaryong tao, kaya nang masipat ito ni Gonzalong paparating sa kanilang tahanan, agara niya din naman itong kinumpronta bago pa man ito makaapak sa kanilang bakuran. Sa paglapit nito kay Gonzalo, bigla itong lumuhod sa kanyang harapan at pilit na hinahalikan ang kanyang talampakan. Agaran din naman itong hinawi ni Gonzalo, gawa ng hindi siya Diyos, para gawin yon ng isang tao sa kanya. Habang nakaluhod ang matandang yon, kitang-kita ni Nognog ang ginagawa nito. Ilang minuto pa ang lumipas, naghahagulgul na sa kakaiyak ang matanda, habang nagwiwika ng, "Kino, maaari bang tulungan mo ang anak ko? Hindi ko na kaya. Wala na akong sapat na lakas upang labanan ang namiminsala sa kaisa-isa kong anak. Kino, tulungan niyo ako." "Bakit, Manong? Ano ba ang problema?" Nagtatakang tanong ni Gonzalo. Habang siya ay nagsasalita noong mga oras na yon, pilit niyang itinatayo sa pagkakaluhod ang matanda. Sumunod naman ang matandang yon upang magkaroon sila ng maayos na usapan ni Gonzalo. Agaran din naman itong nakuha ang loob ni Gonzalo dahil sa sinseridad ng bawat katagang sinasabi nito. Sa pagpasok nila sa bakuran nila Gonzalo, doon na inumpisahan ng matanda ang pagkwento tungkol sa nangyayari sa kanilang pamamahay. Ayon sa matanda, na ang anak niya ay inuunti-unti ng isang aswang na halos hindi niya alam kung saang uri nabibilang. Sa pag-uusap noon nila Gonzalo, doon niya nakumpirmang isang mangkukulam pala ang kanyang kausap. Ayon sa mangkukulam, na ang nambibiktima sa kanyang anak ay isang aswang na hindi niya mawari kung saang angkan ito nabibilang. Paglalarawan niya sa nilalang na yon, halos kasing taas ito ng isang puno na mapagkakamalan ng kapre dahil sa laki nito. Punong-puno ito ng balahibo sa katawan at kulay abo ang balat nito. Wala itong mga mata at meron itong isang napakalaking bunganga na halos masakop na ang buong pagmumuka nito. Meron itong matatalas na mga kuko at malakambing na mga paa. Dagdag pa ng mangkukulam na kahit anong gawin niyang pangontra laban sa nilalang na yon, hindi niya pa rin ito magawang maitaboy. Nang tinawas niya ang kanyang anak gamit ang aral na natutunan niya sa isang albularyo, doon niya napag-alaman na kalahati na pala ng atay ng kanyang anak ang nakakain ng nilalang na yon. Dahil sa pagmamalabis ng mangkukulam na mailigtas ang kanyang anak, kaya hindi na ito nagdalawang isip na humingi ng tulong sa isang kilalang gabunan. Dahil na din sa pagmamakaawa nito kay Gonzalo, kaya hindi niya ito natanggihan. Nang marinig na ni Gonzalo ang istorya ng matandang yon, hindi na siya nagdalawang isip na tulungan ito. Kahit kasi sa demonyo ang aral na hawak ng matanda, isa pa rin itong taong nangangailangan ng tulong. Nasa paninindigan kasi ni Gonzalo na hindi siya tatanggi sa sinumang nilalang ang humihingi ng tulong sa kanyang lakas. Kahit hapon pa lamang noong mga oras na yon, pinili na ni Gonzalong samahan ang mangkukulam.
Pagdating ni Gonzalo sa tahanan ng mangkukulam, doon niya naramdaman ang kakaibang presensyang bumabalot sa tahanan nung matanda. Dahil sa isa din siyang nilalang na panig ng kaliwa, hindi maipagkakaila ni Gonzalo na natutuwa siya sa ganoong lugar. Animoy, isa itong pasyalan para sa kanya. Dahil sa pagkahumaling niya sa napakasamang presensyang bumabalot sa lugar, pagpasok niya sa pamamahay ng mangkukulam, bumungad sa kanya ang lahat ng pangontrang ginagawa nito. Marami din itong mga ritual na pilit tinatapos ng sabay-sabay upang mapaalis ang nilalang na gumagambala sa kanyang anak. Napakadilim din ang lugar na yon at tanging isang gasera lamang ang nagbibigay liwanag. Isipin nyo, hindi pa man lumulubog ang araw, parang gabi na sa bahay ng mangkukulam. Ilang minuto pa ang lumipas, nakita na ni Gonzalo ang nakaratay nitong anak. Agara naman nila itong pinuntahan at doon na silaya ni Gonzalo na parabang nanakaw na ang wisyo ng batang ililigtas niya. Nakatingin na lamang kasi ito sa madilim na bubong ng kanilang tahanan at hindi na yon gumagalaw. Ni paggalaw ng mukha ng bata ay hindi nito nagagawa. Dahil sa mga nasilaya noon ni Gonzalo, doon niya napagtanto na kailangan niyang patayin ang kung anumang aswang ang gumagambala sa bata. Hindi naman kasi makatarungang ang bata ang dadanas ng galit ng nilalang na kaalita ng kanyang ama. Habang nagpapalipad ng usal noon si Gonzalo, tinawag na din niya sila Sulay upang tumulong sa kanyang gagawing pagpatay sa aswang. Bago pa man sumapit ang takip silim, nakahanda na noon si Gonzalo. Paglabas ni Gonzalo noon sa bakuran ng mangkukulam, meron siyang nakitang isang babaeng may hila-hilang dalawang aso na nagmamasid sa paligid. Agad niya namang nalaman na yon ang gumagambala sa bata, gawa ng magkapareha sila ng amoy nito. Pagtitig dito ni Gonzalo, bigla din naman itong nagpatuloy ng kanyang paglalakad papalayo sa tahanan ng mangkukulam. Kinoong Gonzalo, magkape muna kayo. Wika ng mangkukulam. Huwag na manong, hindi ako mahilig sa kape. Kahit nais noong magkape ni Gonzalo, pinili niyang pigilan ang kanyang sarili. Alam niyang totoo ang mga sinabi ng matandang yon, pero hindi pa rin siya maaaring maging kampante dahil baka kagaya ng ibang nilalang na nasa panig ng kaliwa, ay traidor din ito. Maari kasing madapuan ang karamdaman si Gonzalo sa pamamagitan ng panlalason at yon ang isang bagay na pilit niyang iniiwasan. Ang pagtitiwala kasi sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa ay isang bagay na napakahirap gawin ayon kay Gonzalo. Sa pagpapatuloy ng kwento ay ang pagpatay ni Gonzalo sa aswang at ang pagkuha nila ng kalambiging may sumpa ng Diablo. Grabe! Angas ng episode na to. Parang ang dami nating hihintayin, no? Yung laban niya sa aswang, yung pagkuha ng kalambiging, grabe. Pero susunod kagad natin yung 21. Pahintay na lang. Salamat.